Nauuso ngayon sa internet at sa social media ang tinatawag na throwback. Yan po ang pagpo-post ng mga lumang litrato bilang pagbabalik-tanaw sa buhay ng mga netizen o mga parokyano ng internet. Sa paglipas ng panahon, gaano na nga ba nagbago ang Metro Manila? My report si Bam Alegre. Kapag ang oras daw ang nawala, hindi na may babalik. At para sa karamihan sa atin, mabilis lang lumipas ang panahon. Kaya di natin namamalayan, may ilang bagay na dati-dati nakikita o nagagawa pa natin, pero alaala na lang ngayon. Halimbawa sa Maynila, halos nalimutan na ang mga lumang sinehan sa Quiapo, karamihan sa mga mall na nanonood. At di tulad dati, di na pwedeng ulitin ang palabas sa sine matapos panoorin. Bihira na rin ang mga billboard o karatula na katulad nito, naguhit kamay pa. Nagsiwalaan na rin ang mga rentahan ng Betamax at VHS, DVD na ang patok, may Blu-ray pa nga. Yun nga lang, kahit ngayon may mga pirated pa rin kumakalat. Nasaan na rin ba ang mga lumang comics? At dahil sa teknolohiya, sa Twitter, Instagram o Facebook na madalas magkita ang magkakaibigan, pa-hashtag-hashtag na lang. May ilan pa rin namang hindi nawawala sa Maynila katulad ng mga kalesa at ang mga jeepney, maging ang huling himlayan ni Rizal sa Luneta, narito pa. At ang orasan ng City Hall, na on time na. Pero sa isang lungsod tulad ng Maynila, malayong-malayo na nga ba ang kahapon sa ngayon? Yan, isang piso, ano ang nabibili nito? Pwedeng maraming tinapay. May soft drinks pa. Eh ngayon, yung piso? Wala, candy lang. Wala pang cellphone. Paano nyo kinokontak yung mga kamag-anak mo, yung mga mahal mo sa buhay? Sa sulat. Ano yung suot ng mga bata noon, nung panahon nyo, tsaka ngayon? Noon, yung medyo binatilyo pa ko, yung pantalo namin nandito, ang sikip. Oo. Oh. Hanggang yung dito naman, hanggang dito. Eh ngayon? Ngayon ay iba na. Karamihan sa mga kabataan ngayon, short pant pa lang, hanggang dito na. At maging sa Facebook, patok ang diskusyon ng mga pagbabalik-tanaw. Narito. Throwback ang tawag sa social media sa pagbabalik-tanaw. Maraming lumang larawan ang ibinabahagi o madalas ma-share sa Facebook. Karaniway para sa katatawanan o pagsenti sa nakaraan. Pero ayon sa isang historian, sana hindi lang daw gamitin sa libangan ang kasaysayan. Hindi tayo dapat natutuwa lamang na may mga lumang larawan, di ba? Hindi tayo dapat nung naaliw lamang, ay ganito pala itsura niya dati. Kailangan makita natin na ang kasaysayan ay may aral na tinuturo sa atin. Yun yung kailangan nating makita. Yun yung isang kagandahan ng memory na ano tayo, napapaisip tayo. At mula doon sa pagkaalala, nadadala tayo sa pagkilos, sa pag-aksyon. Paminsan-minsan, mahalagang silipin ang ating nakaraan para masipat natin ang ating patutunguhan. Bam Alegre, GMA News.